Mabuhay! Ito ang Drum Teacher Manila Channel at ako si Blue Arjona, ang teacher nyo sa video na to. I-review natin ang Vicfert Brulette. Okay, ito ay brush at mallet na pinagsama. Ginagamit ito sa beatbox o sa kahon. Okay, ikukumpara natin yan sa wire brush at sa kamay. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin to. Ang pinaka-basic na pagtugtog ng kahon o ng beatbox ay ang paggamit ng kamay. Pakinggan natin ngayon para meron tayong comparison. The best talaga kung kamay ang gagamitin natin. Ang problema lang, kung matagal na tugtugan ang ginagawa mo, pwedeng sumakit yung kamay, di ba? Tulad ko, madalas na sumasakit yung kamay ko. Kasi nagpa-practice ng drums, pumapalo sa drums, tapos matagal na pag-edit, nag-notate sa computer, sumasakit yung kamay ko. Ayun, maliban sa pandinig, importante kasi yung kamay natin, yung joints natin, yung mga joint. 2 years ago, nagising na lang ako, hindi ko mabuksan yung kamay ko. Nahirapan ako buksan yung kamay ko. Yung pala may problema na yung mga joint ko. Hindi pala mabuksan, mabuka daw. Hindi ko mabuka yung kamay ko. Nagising ako, hindi ko mabuka. So nagpa-check ako sa Nature's Link kay Doc Bunny. Si Doc Bunny ay kapatid ng kaibigan ko, si Brother John Bernardo. Yung clinic nila, nasa likod lang ng Star Mall. Okay? Sa tulay, di ba may pulis? Sa ilalim ng tulay, may pulis. Pagtawid mo nun, andun yung clinic nila. So, tinulungan nila ako, ano yung dapat kong kainin, ano yung dapat kong gawin para maiwasan na lumala yung mga joint, yung problema ko sa joint. Ano yung dapat kong kainin, ano yung dapat kong inumin. Kung gusto niyo kumonsulta, kung interested kayo sa naturals o sa alternative medicine, pwede kayong pumunta o pwede nyo silang kontakin dyan sa number na nasa screen. Okay, si Doc Bunny, meron siyang programa sa DZRH tuwing Lunes, 8:30 to 9 p.m. Pwede kayong makinig doon kung gusto niyo ng mga health advice. Dahil sa hindi magandang lifestyle, yung buto ko daw parang katumbas na ng nasa 70 years old. Okay, daig pa nga daw ako na ibang 70 years old, mas healthy pa yung mga joint nila. Madali na sumakit yung kamay ko. So malaking tulong sa akin kung gagamit ako ng ganito. Kaya bumili ako. Itong brush na nakikita nyo, yan ay gawa sa plastic. Dahil plastic siya, pwede siyang ma-deform. Okay? So dapat mag-iingat kayo sa kung paano nyo siya... So dapat mag-iingat kayo sa kung paano nyo siya tinatago. Kasi one time nung may gig kami sa labas, after ng gig, pinasok ko lang siya dun sa loob ng beatbox. Pag-uwi, nakalimutan kong nandun siya. So 2 days yata siyang nandun sa loob ng kahon ng beatbox. So paglabas niya, nakaganito siya, deformed siya. Sabi ko, paano ko kaya ibabalik? So anong nangyari, iniwan ko lang siya na ganun. Parang after one day, bumalik na siya sa dati. So dapat ingatan nyo kung paano nyo tinatago. Yung nasa baba naman, yung material nito parang foam. Ito yung pinaka pangpalo natin sa sa base. Ito yung mallet niya. And then yung material sa baba ng mallet, hindi ko alam kung anong klaseng material to eh, pero matibay siya eh. Parang hard rubber. Kung makikita nyo may mga marka na yung rubber part tsaka yung foam part. Pag first time mo siyang gamitin, pwedeng tumama-tama siya sa gilid ng kahon eh. So, madadamage talaga. Okay, so yung mga makikita nyo damage dyan, ako may kasalanan yan. Okay, so huwag nyo basta ipapahiram yung ganito nyo sa first time gagamit. Kasi pwedeng madamage talaga nila. Lalo na kung sanay sa ganito. Lalo na kung dito sanay or sa ibang mga, meron kasi ibang mga brush na pang beatbox talaga. Yung hindi steel. Okay, tingnan natin yung tunog ng compared sa lakas. Tapos yung naman niya, tingnan natin yung pakinggan natin yung yung brush. Tayo.
Kumpara natin sa ano, sa wire. Siyempre yung wire, pag pinalo mo yung wire lang, hindi siya tunog bass. So, ipapalo din natin tong ano, yung part na to para maging bass. Okay. Maganda kung yung isa kamay eh. Try natin yung brulette. Mas maganda yung brulette. Anong pinagkaiba niya? Pag kamay, mas may body. Mas fat yung tunog. Pero kung gusto mo na mas may attack, ito yung mas may attack yung plastic niya. Kung soft naman yung hanap mo, itong steel, butang dito, itong wire brush, yun, para malaksan, para maging malakas yung palo, magkaroon ng attack, kailangan mo laksan to eh. Itong wire brush eh. Pero ito, mas effortless. Yung sa bass naman, mas may focus yung tunog nito. Pero syempre, mas may bass pa rin yung kamay eh. Okay, mas may attack din siya kung ito ang gagamitin. Okay, so kung madaling sumakit ang kamay mo, maganda kung parehas mo siyang gagamitin. Pero kung gusto mo na magandang tunog, maganda kung yung kanang kamay mo gagamitin mo sa bass. So yun ang review natin ng brulette. So ang verdict natin, sulit ba na bumili ng brulette? Para sa akin, oo. Lalo na kung sumasakit yung kamay mo at yung mga joint mo, medyo may diferensya na. Pero, the best sound pa rin kung kamay. At meron din kayong mabibiling iba pa na, iba pang klaseng brush na pwede nyo gamitin sa beatbox. Pero usually mas mahal, okay? Ito, sa presyo niya, sa tingin ko sulit na siya para sa akin. Maraming salamat sa pananood. Sana may natutunan kayo doon. At sana nakatulong sa inyo ang video na to. Maraming salamat. Kita-kits tayo sa susunod na video.